Welcome back to another Fukuoka vlog. It's our fourth day and our last full day here in Fukuoka, Japan. And for today's video, mag-check out na tayo guys ng hotel natin at 11 o'clock. It's currently 9:16 ng umaga. So we have less than 2 hours to pack everything up. And then after natin mag-check out, pupunta tayo guys ng Ohori Park. Tapos sige natin kung makapunta tayo ng ano man tawag doon? Hakata Bay? Basta yung sa may dagat dyan. Tapos Fukuoka Tower, tingnan natin kung makadaan tayo. Yun na lang naman ang itinerary natin guys. Mag-last hurrah na lang tayo dito sa around Hakata, Fukuoka area para malapit lang, di ba? Ang flight natin mamaya ay 8:20 pa ng gabi. Tapos ang dating natin sa Manila ay 11:30. O diba? Maaga pa rin tayo makakarating ng Manila. So ngayon guys, kinakabahan ako kasi kung umabot kayo dito sa video na to, eh malamang napanood nyo na yung previous vlog natin kung saan namili tayo sa Donki. Ngayon, kabado ako guys kasi hindi ko alam kung magkakasya lahat ng pinamili ko sa maleta kasama na yung mga shinapping natin sa Tosu Premium Outlets. Kung hindi talaga siya magkakasya, bibili tayo ng maleta guys, tapos mag-a-add tayo ng baggage sa Cebu Pacific. So yun lang, mag-pack na tayo guys. Pakita ko sa inyo yung mga ipapack natin. Ayan, dito ko nilagay lahat guys. Ang ganda ng design ng APA Hotel, no? May space talaga dito. Baka para talaga yan dyan. Sa maleta, ganyan, and sa mga iba pang gamit. So, ito yung maleta ko. Ito yung mga pinamili natin. Yan yung sa Tosu Premium Outlet. Tapos, itong plastic na to na malaki. Ito din. Tapos, ito. Sa Donki. So, tara. Pagkasyahin natin to lahat. Guys, wish me luck. Para dito natin, ilagay yung maleta. Yung Donki items pa lang, ang laki-laki na, oh. Pero alam nyo, naisip ko, tanggalin ko na lang siya sa plastic para mas ma-organize ko siya ng maayos. Sa mga previous trips natin, hindi ko talaga siya ginagawa, no? Hindi ko siya tinatanggal kasi nga, bawal mo siyang i-consume. Pero may mga nabasa naman ako na tinatanggal daw nila pero wala siya nagiging problema. Actually, parang inayos naman ni Donki yung pagkakapak nila. Ayun, oh. So parang inayos nila in a way na mas mabilis mong mailalagay sa maleta. So, yung mga kalpis natin, guys. Ayan, surprisingly, kumasya at kinaya sa ating maleta. Do I consider myself a master packer now? Hindi ko na kinalas yung mga nasa Donki, guys. Ayan, intact pa rin yan. So, thank you naman sa Donki dahil binalot nila ng maayos in a way na maisasalansan mo siya sa maleta ng maayos. Sobrang considerate, diba? So, ito yung Donki, 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 and Donki. Okay, wala tayong ginalaw dyan kasi again, yung mga Donki guys, hindi nyo siya pwedeng galawin. Tapos, ito yung mga nabili natin sa GU. Tapos, ito yung sa mga Tosu Premium Outlets. I kept the box. Tapos, ito yung mga Tosu, yung mga bags na binili natin, damit. Ayan lang. Diba? So, ito lahat ng nasa maleta ay yung mga nabili na natin dito sa Japan. Ngayon, asan na yung mga dala nating damit? Good thing, konti lang yung dinala kong damit, guys. And nagkasya siya dito sa hand carry ko. Although, mukhang sasabog na, diba? Mukhang hindi masasara. Pero, kaya ko pa yan isiksik mamaya. Yan, o, konting siksik-siksik lang yan. So, ito yung hand carry natin. Dapat 7 kilos lang to, no? Mukha naman, magaan lang kasi mga damit lang yan. Tapos, ang hindi na lang kasya, guys, is yung laptop ko. Pero yung laptop ko, pwede na natin siyang ilagay mamaya dito sa Jirbo pag nasa airport na tayo. I-insert ko lang yan dyan. That's it! Whew! Kinaya guys, grabe. I thought hindi magkakasya lahat ng mga pinagbibili ko sa maleta. Pero good thing, kinaya naman ang maleta at kumasya lahat. Sala na natin, tapos mag-final pack na tayo. Okay guys, it's 9:35 now and I'm done packing. Less than 30 minutes guys. Pakita ko sa inyo. Okay, we're done guys. Ito na. Whew, I'm a master packer. Naipack ko lahat guys. Oh. Although hindi ko alam kung gano'ng kabigat to ngayon. Kasi 20 kilos lang yung in-avail kong baggage. So baka mag-upgrade ako to 32 kilos para pasok na pasok siya. Yung laptop, mamaya, pasok na lang natin dun sa Jirbo. Kasi magliliwaliw pa tayo, so iwan muna natin yan sa reception. Okay, I'm ready to go. It's time to check out. Ayan, may reminder naman sa monitor. Hindi pala 11 ang check out dito guys, 10 o'clock. Tapos kapag mag-extend, 1,000 yen per hour. Tapos hanggang 3 p.m. pwedeng mag-extend. Pero tayo, hindi na tayo mag-extend kasi lalabas na rin naman tayo. Let's go!
say goodbye to our room. Thank you, APA Hotel. I really had a great stay here. Ang sarap matulog, ang sarap ng kama, masarap yung unan. Malinis, maganda yung mga facilities. Ayan na yung bag natin. Bababa na natin yan. Tapos, ayan. Yung hat, iniwan na natin. Nag-note ako doon sa notes nila na please keep this hat. Ito na yung mga kalat natin, guys. Niligpit natin para walang kalat. Okay, we're ready to check out. Let's go. Okay, nasa labas na tayo, guys, nung room natin. Grabe, sa sobrang bigat ng maleta ko. Naiwan ko yung keycard doon sa loob. Inuhugot kasi yan dyan sa room. Tapos, yun, naiwan ko, hindi ko siya nahugot. Tapos nag-lock na yung pinto kasi nga, ang bigat, hindi ko mailabas yung maleta. Punta na lang tayo sa front desk. Check out na lang, may something pa yun, no, naganap. Bigat ng maleta ko, guys, halos hindi ko mahila. Yan o, parang kailangan mong i-push talaga. Okay, guys, sinabi ko na iwan ko yung keycard, diba? Hindi na lock, pinaakyat. Ang ginawa nila, binigyan na lang na ako ng isa pa. Kasi meron silang express check out dito. Yan o. Ah, yun na yun. Oo nga, no, ganun lang. Galing, no? And we're out and about. Ayun yung hotel natin, guys. Naiwan na natin yung luggage doon. And actually, lumabas na ako kanina pero bumalik ako kasi naalala ko. Ipapa-weighing scale ko sana yung bagahe ko kasi nga hindi ako sure kung ilang kilo. Kasi 20 lang ang kinuha natin, guys, diba? Pero feeling ko, lagpas ng 20 yun, halos di ko na magulong yung maliit. Kaso, hindi ako maintindihan ng reception, ginugel ko. Ang nakalagay sa Google, Taiju Keiwa Arimaska. Ibig sabihin, do you have a weighing scale? O, naintindihan ako, tapos sabi wala daw. So, wala din. Google ka pa ha, wala palang weighing scale. So, nag-decide na ako i-upgrade yung baggage ko to 32 kilos, Cebu Pacific. Nag-additional bayad ako ng 1,574. So, yun lang, guys. Sana naman hindi lagpas 32 kilos yun, no? Sige, anyway, punta na tayo ng Hakata Station. Magte-train tayo papuntang Ohori Park. Sobrang chill dito sa Fukuoka, guys, on a Monday morning. Yan, no? Everybody's chill. Tignan niyo yung bus nila, ang chill din ang itsura, di ba? Pati yung driver, chill lang. Isang kanto lang yung pagitan natin, di ba? Hakata Station na. Laking bagay ng ganitong pamaypay, ah. Nakuha natin to kahapon sa Matsuri, doon sa Tosu. Namimigay sila ng ganyan. Ayan na ang Hakata Station, guys. Salamat, may aircon na tayo sa loob. Init dito sa labas, grabe. Tayo sasakay, guys, sa Buay Airport Line. Kasi madadaanan na yung Ohori Park sa Airport Line. Ang cute nung escalator, guys. Oh. Pumapantay siya. Ayan, pantay na. Tapos, biglang bababa ulit. Diba ang cool? Ayan, guys. Magsa-charge tayo kasi 90 na lang yung balance. Charge tayo ng 1,000 yen. Bilis lang. Please take your card. Okay. Tapos na. Na-charge na agad. Let's go. Sige na. Yan, Subway Airport Line. Daming baba, no? Baba pa more. Tapos yung bababain natin, guys. Ang taas pa, oh. Ayan, dito tayo, guys, sa Ohori Park. Dito tayo sa, ano, Platform 2. Yan, oh. Pagpunta tayo dito. K06 from dito sa Hakata Station. Okay, guys, we made it sa Ohori Park Station. K6. Ayun na yung tren na sinakyan natin. Kyushu Railway Company. Ganun pala itsura ng machine, guys. Anyway, labas na tayo. Ang pamasahe ay 260 yen. O ito, Ohori Koen tayo, diba? So, exit 3. Ayan, Ohori Park. Sige, exit 3. Ah, dito. Ayun. Ayan, dito, guys. Exit 3. Nakalabas na tayo, guys. Sa kaliwa tayo dito. Ganda dito, oh.
Nakaka-relax. No? Okay, we made it sa Ohori Park. Meron din pala silang mga bibe na pwede mong sakyan, guys. So, parang sa Burnham Park. Tsaka sa... saan ba yun? Sa Tokyo, di ba? May punta tayo sa Tokyo. Tama ba? Sa Tokyo ba yun? Or sa Osaka? Kalimutan ko na. Yung may mga ano, guys. Yung autumn na maraming mga autumn leaves. Saan nga ba yun? Tokyo. Tokyo ba yun? Anyway, nakalimutan ko, guys. Baka maalala nyo. Comment down below lang kayo. Ayan. Tawid tayo doon, no, sa may bridge. Let's go. Grabe naman yung kanal nila dito, guys. Napakalinis, oh. Oh. Amazing. Ayan yung sa boat rental, guys. Ang mga bibe. Nakaka-relax dito, guys. So, may dalawang coffee shop. Park shop. Tapos, meron pa isa doon. Pwede kang magkape-kape dito. Tapos, ang view mo is yung lake. Ang ganda, diba? So, relaxing. Mainit nga lang. Mas masarap siguro ito pag malamig-lamig na. Natignan nyo yung kanal nila, guys. May isda. Diba? Ang galing. Ayan, oh. Tilapia ba yan? Pumunta siya dito. Hello? Daijobo desu ka? Moshimosh? Ang daming isda pala. Oh, ayan, oh. Oh, bye-bye. Sige, tatawid na tayo doon sa bridge. Grabe, guys. Ang lalaki ng mga isda dito. Ang laki talaga as in. Ayan, no? Ayan na. Nag-start na mag-operate yung mga boat, guys. Anong oras na ba? 11. 11 yata sila nagbubukas. Grabe yung init ngayon dito. Ayun na yung iconic na ano photo spot dito sa Ohori Park. Ayan na, guys, yung spot. Diyan tayo magpipicture. Makikisuyo na lang tayo sa kanila. Nakaka-relax dito, guys. So. Ayan na, guys. Nakapagpapicture tayo dun sa mga Koreans. At syempre, marunong tayo. Kakanood natin yung K-drama, di ba? Sabi ko sa kanila, oh, kamsamda. Oh. Munti ko na masabi, ano, annyeonghaseyo. Buti na lang tama yung nasabi ko. Okay, guys, pabalik na tayo. It's 11:30 na ng umaga ngayon. Para may mapuntahan pa tayong iba. Ang init, grabe. Ito lang ang ano ko. Hindi ko na dinala yung hat, diba? Iniwan ko na siya sa hotel. Ayan yung mga Korean na nagpa-picture tayo kanina. And nag-chika-chika din. Marunong ako mag-Korean. Anyway, next, we're heading to Fukuoka Tower naman, guys. Para makarami pa tayo ng pupuntahan. May pagong turtle. There's a turtle. Ayun, oh. Makalutang lang siya, guys. Humihinga siya. Cute! Kyopta. Okay, let's go. Tignan niyo, guys. Oh, may kamukha si Kyoto. Toyota race. Ah, pero ano pala to? Silver ba siya? Oo, silver, pero parang mas dark siya, no? Anyway, palabas na tayo, guys. Ang init, grabe. Tirik na tirik ang araw. Fukuoka Tower. Ang tower. Thank you. Ayan na, nag-taxi na ako, guys, since we are pressed for time. Pag nag-subway kasi tayo, parang medyo mahaba din lalakarin to Fukuoka Tower. Hilton Hotel. Hilton. Hilton. Oh. Hilton. Ang bait ni Man. Oh, Jason, guys. Tinuturo niya sa akin yung mga Fukuoka establishment. Oh, that's the Fukuoka Tower. Okay. Arigato. Gozaimasu. Thank you. Entrance. Entrance. Okay.
Ayun yung taxing sinakyan natin, guys. Uber taxi si OG-san. Okay, ayan ang Fukuoka Tower, guys. Ito pala siya. Ayan, oh. Ito daw ang entrance. Okay, bago tayo pumasok, guys, bili muna tayo ng Calpis water dahil nauuhaw na ating pabulito. Ayan, 160 yen siya. Okay, inumin na natin ang ating Calpis water, guys. Sa Philippines, kung naghahanap kayo nito, guys, meron na sa Landers. Alam ko may subscriber from Instagram na nag-send sa akin na may nakita siyang Calpis soda sa Landers. Soda carbonated. Ito kasi Calpis water, so hindi siya carbonated. Pero yung binibili ko dito is yung concentrated one. Para, ano siya, hahaluan na lang ng tubig. Ito ang business hours nila, guys. 9:30 to 10. Fukuoka Tower. Yan siya. Taas, no? Tara. Ay, salamat. Aircon na dito. Yan ang tower tickets, guys. So, adult yata yung 800 yen. O, tama. Ayan ang ticket counter, guys. Pero tayo, hindi na tayo bibili ng ticket. Dahil nag-book na ako via the Look app. So, if you're looking for activities din dito sa Fukuoka, maraming activities na ino-offer si Look. And kung gusto nyo mag-book, guys, via Look, click nyo lang yung link sa comment section below and use my code JMBankisyo to get 5% discount. So tara na! Diretso na tayo because pakita lang natin yung voucher natin from Klook. Ganun lang kabilis, guys. Pakita mo lang yung voucher mo from Klook. Bibigyan ka na nila ng physical ticket. Free picture naman, guys. Pati sa taas pwede din. Nakakita tayo. Wow, guys. Glass pala to. Amazing. Okay, guys, we made it sa tuktok ng Fukuoka Tower. Wow! So this is the whole Fukuoka. Ito pala siya. Ang ganda ng Japan, guys. Huh? So ito yung view ng dagat, guys. Diyan tayo bumaba kanina sa baba niya. Tapos may tawilan pa na dito. Tapos may mga island pa na naka-separate. Ganda. Tignan niyo yung mga bahay dito, guys. Ang ganda. Oh. Ganda ng Japan, oh. Grabe. Oh my God. Ganda ng view. Parang ito yung pinaka one of the nicest city views na nakita ko. Ayan o. Maliit lang pala siya, guys. Pero ang ganda ng view. Tingnan niyo yung paikot ha. Ikot din natin. Para makita niyo kung gano'n siya kaliit lang. Ayan na, doon na to. Diba? Maliit lang siya, guys. Ayan na. Tapos yun yung pinagalingan natin sa kapila. Okay, guys, that's it for our Fukuoka Tower experience. I would still recommend this kasi ang ganda ng view, guys. One of the nicest city views talaga siya kasi ang ganda ng city view ng Japan talaga, no?
As in, hindi matatawaran. Ganun. Kasi napaka-uniform ng mga kulay. Pare-paras yung mga bubong. Ganun. And ang ganda ng view kasi hindi lang city view. May harbor view ka rin para makikita mo yung dagat. Ganun. Tapos for around 300 pesos na ticket. Diba? Okay na okay yung experience. Baba na tayo, guys. It's okay. Thank you. Okay, guys, we made it sa PayPay Dome. Fukuoka PayPay Dome. Alam nyo kung bakit nagsusorry yung taxi driver? Nagkamali kasi siya, guys. He's an elderly. And yung taxi niya is hindi updated. Hindi kagaya nung mga nasakyan natin before na ini-input yung address, may GPS, ganon. Sa kanya, hindi ganon. Although pinakita ko yung address sa kanya, nung pagsakay ko, ang tagal pa naming nakaandar kasi nga, pinifigure out pa niya sa utak niya saan yung address. Tapos nung sinabi niya, sige, okay na, di umandar na, maya-maya nagulat ako, parang lumilihis na kami, lumalayo na kami sa PayPay Dome. Tinap ko na siya, sabi ko, excuse me, pinakita ko yung Google Maps, sabi ko, we're going here, but we are now here. Tapos ayun, nung nasabi niya, ah, PayPay Dome, ang ginawa niya, in-stop niya yung metro, guys. Tapos sinatid niya na ako dito sa PayPay Dome. Tapos tinanong ko kung how much, siningil niya ako ng 1,000 yen lang. Kasi nung nandun na kami, parang nasa 1,400 yen na pumapatak yung metro eh. In-stop niya na, ganun. Tapos nung pababa na tayo, nagsasorry na siya, diba, narinig niya, sabi niya, gominasay, ganun. Sabi ko, it's okay, no problem. Tapos ayun, guys, yun lang ang ating maikling story time. Ngayon alamin natin kung saan yung entrance. Dito na tayo, guys. 5th floor, Team Lab Forest, Fukuoka. Although hindi ako sure kung pwede mag-walk-in, try na lang natin. May mga restaurants and cafes na rin pala dito. Okay, we made it dito sa loob. Ang sarap dito, nakas ng aircon nila. Kita tayo, guys. Sana pwede, no? Sana, hopefully, pwede walk-in. Kasi sa Tokyo, diba, nilareserve yan. Tapos super haba ng pila. Ewan ko lang dito, baka ganun din. Anyway, at least we tried, diba? There's no harm in trying. Ito guys, meron silang the food hall. Tingnan natin. Haba ng pila dito ah. Ramen. Danbo. Ramen. Tahimik dito ah. Ito ano to? Meat? Guys, pwede palang kumuha ng e-tickets dito. Ayan, Team Lab Forest. Please purchase the ticket only if you agree to the following precautions. No refund will be given. Ayan. Admission time, 1 o'clock to 1:30. Oh, 2,200 yen pala siya. Okay. Cash. Ayan na. Tapos coins. And confirm. Okay.
please line up at the entrance holding your ticket. Come on. Hey, we made it. It's a Team Love Forest. Guys, catch the study release. Catching and collecting forest. Yan, binigyan tayo nito. Tapos may ida-download na application. Yan na, nakapasok na tayo guys. So, more on catching and collecting forest. So, may app na pinadownload. Ang gagawin, magka-catch tayo ng mga animals on the wall. Ayan o, may pinadownload na app. Point the app's camera at animals on the wall and release a light arrow to capture an animal. You can see information about the animals you catch on your smartphone. O, diba? Point the app's camera at the wall and some animal away to release it back to the space. Wow, okay. A light net can be set on the floor and must enter the net can be caught. Complete your collection book by capturing various animals. When you touch an animal, it may turn to face you or run away. Oh, okay, launch the app na lang dito. Let's go. Wow. Ala, ganda. Ganda guys, panghuli muna tayo ng animals. Guys, sinawakan ko siya. Kaya nagre-react siya. Galing na. Ay, umalis. Ang ganda dito, oh. Ito guys, sawakan natin siya. Hi! O, diba? Ang ganda dito. Ito, salamin na pala to. Kaya pala siya tinawag na Team Love Forest. Hala guys, ang saya. Nakahuli na ako ng isa. Our first catch is a Barbary Lion. Ayan o, tapos extinct in the wild daw siya. Tapos ayan yung information niya. Also called the Atlas Lion. Uy, si Atlas pala to guys. Anong movie yun? Yung may lion, tapos Atlas pangalan niya. Anyway, manghuli pa tayo guys. Ah, i-release mo rin pala siya. O, i-release natin. Dito natin siya i-release. Ayan, dito. Oh, i-release na kita, Atlas. Ayan na, bumalik na siya, guys. Nakita nyo? Ayan siya, oh. Atlas. Ang cute. Okay, next, manghuli na ulit tayo. Itatapat mo lang siya sa animal, tas ia-arrow mo, guys. Ayan, oh. Ano, nahuli ko na naman si Atlas. Caught number 2. Tapos, meron siyang collection book. Ayan, oh. Kukumpletuhin mong mahuli yung mga yan. Oh, huli naman tayo ng iba. Ayan na, guys. Nakawalo na ako. Pero hindi na natin tatapusin yung buong 59. Baka buti tayo gamamayang gabi dito. Pero yeah, that's the activity guys. Maliit lang siya. Pero maraming salamin kaya mukha siyang malaki. Pero marami kang animals na mahuhuli. Ayan o, yung mga malalaki. Nice, diba? Tsaka ang daming tao. Be mindful lang sa ano, makatabi mo. Also, aside from panghuhuli sa wall, pwede ka rin manghuli sa floor. Magsiset up ka ng net. Tapos may mga dumadaang mga fish, frogs, turtles. This is not only for mga younger ones, but for young at hearts. Okay, ito na. Next na tayo, guys. Guys, ito na. Next. Okay, touch the wall down. Butterfly here. Sige, diretso tayo. Ganda dito guys, oh. Lagay siyang ganda dito, oh my god. Oh.
Okay, tara. Yellow. Yellow, yellow. Ayan siya guys, lumulubog pa na siya. Pero may daan naman sa gilid. Oh, ito na yung next. OMG, wow. Hala, hala. Parang OMG, uy, uy. Guys, lumulubog yung paa ko. Oh, don't jump. Don't jump. Ayan yung dinaanan natin guys, yung gitna na yan, lumulubog siya. Nagulat ako. hindi ako na-inform, may mga obstacle course pala dito guys. Ay nako, ayun ang cute guys. Nako, itry nyo dito, nakakatuwa. Sige, diretso tayo sa next. Wow! Okay, hindi naman siya madulas. Kahit na hindi pantay yung sahig. Okay, pasok tayo guys. Hindi ako na-inform na may mga ganito mga activities dito. Team lab tayo. Wow, ganda. Ah, okay. Ganito pala siya. Okay, next ay ang sunflower fields. Yung mga tumatambay na dito guys. Pagod na. Bakan nga natin. Ba't nangangain sila? Asay! Char! Ah, dito na pala tayo galing kanina. Ito pala yung lusutan niya. Ayan o. Oh. Diba dyan tayo dumaan? Oh. Galing o. Oh. Okay. Dito lang tayo guys. Okay. That's it for the Team Lab Forest experience guys. Masaya. It's a must try. And hindi pwedeng lalambot-lambot ang mga tuhod nyo kasi may mga activities sa loob. May mga parang obstacle course. Ganon. Kaya yun. Masaya. Masaya yung experience siya guys. It's something new. And I highly recommend na itry nyo siya pagpunta nyo dito sa Fukuoka. Hindi na ako nakapag-book ng ticket in advance kasi nga, di ba, sort of a spontaneous trip, ganyan. Pero you can book your tickets via the Klook app, guys. So, ano oras na? 2:12 na ng hapon ngayon, guys. Ang gagawin natin ay babalik na tayo ng Hakata kasi gusto kong i-explore naman yung Hakata underground kasi sabi ni Tita Maylin. Meron pa daw underground yung Hakata na hindi natin nakita pa, di ba? Baka may mga mabili pa tayo doon kahit na punong-puno na yung maleta natin. And plano kong pumunta ng airport mga 5 o'clock kasi 8:20 yung flight natin, di ba? Or 5 to 6, ganun. No, at least 2 hours before our flight. Yung Hakata malapit naman na sa airport.